sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan. Let's go! Balita ngayon, trending ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo man ay balitang Senator Francis Tolentino tila pinahiya si Senator Risa Hontiveros dahil sa di umano'y malakorte nitong pag-aakusa kay Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig sa Senado. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Kahit tila tinutulan na ng kapwa senador, Senador Risa Hontiveros, tila nagpupumilit pa rin na padaluhin si Pastor Apollo Quiboloy sa pagdinig sa Senado matapos ang bagong pahayag nito kung saan maninindigan nito na may kapangyarihan ang Senado na papuntahin ang isa sa mga akusado sa mga aligasyong inilatag sa kanyang committee. Dahil ayon sa senadora, hindi raw siya mas mataas pa sa Senado, sa Pangulo at sa batas ng bansa si Pastor Apollo Quiboloy, kaya't nararapat lamang raw na sumunod ito sa ipinag-uutos ng kanyang committee. Ngunit sa kabila ng kanyang panibagong banat, tila tinabla naman ito ng kanyang kapwa senador na tila ipinamukha sa kanya na hindi dapat gawing korte ang Senado. Ito'y matapos magbigay ng pahayag Senator Francis Tolentino na dating chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa senador, walang karapatang magparusa sa tao dahil di umano korte ang Senado. Kailangan igalang ang pangunahing karapatang pangtao ni Pastor Apollo Quiboloy at dapat panindigan ang kondisyong ito sakaling pumili siyang dumalo sa imbestigasyon ng Senado sa mga naiulat na pang-aabuso di umanong ginawa sa kababaihan at sa mga kabataan. At naniniwala din ang senador, ang mga karapatan ni Pastor Apollo Quiboloy bilang isang Pilipino at bilang isang individual ay dapat kilalanin ng committee na humahawak sa pagdinig sa kanya ang mga kaso. At kung gusto ni Quiboloy na ituloy ang legal na aksyon sa paglapit sa Senado, walang makakapigil sa kanya. Dagpa ng senador, huwag insultuhin, hindi igalang o tratuhin man lang siyang may kasalanan dahil nasa korte ang desisyong iyon at hindi tinatakda ng isang committee. Idiniin pa ng senador, what we do in the Senate is investigate in the aid of legislation. Hindi tungkulin ng Senado na magkundina. Siya ay may parehong pangunahing karapatang pantao. Let's respect that right. Unquote. Ito nga ang naging sagot ni Senator Francis Tolentino matapos tanungin patungkol sa pagpapaaresto o subpoena at contempt ni Pastor Apollo Quiboloy na ang gawain ng Senado ay ang mag-imbestiga lamang just to aid the legislation at hindi gawain ng Senado magpakulong o magpaaresto dahil kahit sino man o ano man ang katayuan, lipunan na pinatawag sa pagdinig ay may karapatang na dapat galangin ng mga senador. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat malinaw yan sa lahat ng committee hearings. Tratuhin ng may respeto ang mga resource person at dapat na malinaw kung ano ang inaamyendahan sa batas bago pa man magsimula ang hearing in aid of legislation. Kaya nagkakaroon ng problema sa pagdalo ng mga resource person dahil alam nila na babastusin lang sila at tinitreaten ng contempt kung hindi makuha ang kanilang gustong information. Kadalasan naman ang hearings in aid of election, grandstanding lang ng karamihan sa mga legislators. Buti na
naman at may nagsalita na para liwanagin ang rule ng Senate pagdating sa investigasyon nila. Ang nangyayari kasi, pinabastos, pinapahiya, kinukornsed, etc. ng may ibang motibo aside from aid of legislation. Dapat kung ganun din lang, huwag nang gumastos ang gobyerno sa mga investigasyon kung ala lang ding mangyayari. Tulad niyan, ang laki ng binabudget para dyan. Gamitin na lang sa mas importante, ala ring nangyayari sa pagdinig. Ilan na bang pagdinig ang ginawa dyan? Musta nungyari? Sayang gastos. Fonteveros, makinig ka kay Tolentino. You can learn something from him kung hindi mo alam. And also, no one is above the law. Baka nakalimutan mo. Pastor is a private person. He is not a government employee or officer who are subject to scrutiny for a failure to do their job or responsibilities. A private person is under the jurisdiction of the court who committed violation of RPC. In this case, Kibolo is not under scrutiny of the Senate, but to the court. Unquote. Sa, kung matatandaan nyo, noong December, noong ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So do sa atin pong nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Neri case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the right, it is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po, yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. Hawa ko. Paul, ang counsel of the target resource person, halimbawa yung kay Kibuloy, can he insist na to the committee to recognize his counsel given his supposed threat? Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung siguro kung gustong gamitin ng abogado niya nung binago po natin yung section 16 and 18, eh pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So, babalik po yan sa paggalang sa karapatan, kung kahit sino man na nandun, kahit hindi si Pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. If the Senate heads to what Pastor Kibuloy wants, na non-appearance, would this not set a bad precedent to other personalities who would be invited by the Senate? Hindi ko alam po yung dahilan niya eh. Hindi naman ako yung So this should be case to case basis. Correct. So ulitin ko, may karapatan ang Senado na hilingin ang kanyang presensya, subalit yung kagaya po dun sa Neri case. Kung natandaan nyo yung Neri case, pinawalang bisa ng Supreme Court yung contempt.
nilift yon, yung si Romulo Neri. Natandaan nyo na yun, yung mga bata-bata pa noon nandito nung panahong yon. So kung natatandaan nyo yun, nakialam ang husgado, ang Supreme Court, at sinabi, lifted yung contempt order. So he can utilize that. I mean, ikarapatan naman siya. May abogado siya. Parang nung sa formally na umabot din sa court, parang ganun din. He can maximize, utilize all legal venues available to him. And no one should deprive him of that right. Wala na. Nakalimutan nyo na yung chacha. Sige. Wala na. Tapos na. Talunan po na pag-usapan bang ID informant? Yung chacha. Ayun. Among senators and congressmen. Yung pinag-usapan. Informally. Ano ibig sabihin na informally? Hindi formal. Alam mo, masaya kami kanina nung sa prior to the signing, si nasa harapan ko nakaupo si BBM, o sa kaliwa si SP, sa harapan ko sa kaliwa si Speaker. So wala naman ako nakikitang rift. Ang alam ko ay iisa pa rin ang Kongreso. The lower house, ang daming congressman kanina. The lower house and the upper house. So, wala ko nakikitang pag-aaway kanina. Sa voting separately, would it be a contentious issue? Kasi yung house na po walang ganung race. Sa kanila. Well, enshrine ang bicameralism sa ating sistema. Hindi pa naman tinatanggap na unicameral body ang dalawang kapulungan. Kaya even without mentioning that, voting separately yon. Pero how would you deal with this stand ng Kongreso? Ulitin ko ha. Tatlo lang ang modes ng pag-amend ng saligang batas. 1, Constitutional Convention. 2, Constituent Assembly. 3, People's Initiative. Itong nangyayari ngayon, this is pursuant to a fourth mode coming from a commentary of the late Father Bernas. So the lower house, by invoking the fourth mode, yung resolution of both houses number 7, is in effect saying that we are going to utilize the fourth mode, but even if the resolution is silent as to the manner of voting, the fourth mode speaks of voting, implies voting separately because of the bicameral nature of our Congress. Final nga nila ng bukod. Final din namin ng bukod. Dinidinlig nila ng bukod. Dinidinlig namin ng bukod. Kung mayroong pagkakaiba doon, papasok sa bicameral conference committee. So, even though they're silent, their mere acceptance of the fourth mode implies that it has to be voted upon separately. Kwentas klaro tayo doon. Yes, ma'am. Dami niyo recitation. They have to read the Constitution. They have to read the Constitution. No, no offense to them. It doesn't follow. After the adoption, ulitin ko ha, no need to rush. Senate approves RB86 without a self-imposed deadline. RB87 approved by the lower house even with a self-imposed deadline. It would have to be reconciled in a bicameral conference committee. And the end product would be submitted to the people
in a plebiscite called for the purpose of approving or rejecting the same. Ultimately, yung tao rin ang magde-decide nito eh. Diba? Pass your paper na kayo. Sir, yung Senate Subcommittee, have you attended the past three hearings ng Subcommittee? Matatapos po ba na... Nakatatlo na ba? Dalawa pa lang? Hindi, yung una kasi yung general provisions eh. Okay. Matenda ko. Matenda ko nung business and education. So far, sir, although not the entirety. From what you've heard, ano yung mas malamang to amend? O di ba may sinasabi parang... Kailangan ng 18 votes ng Senado. Kailangan ng 18 votes whether to amend or not. So personally po, madami din sa mga narinig mo. Saan natin? Marites na yun. Hindi, ikaw nga yun. Mariposa yun. Sir, from your point of view, mas madami nang sumusuporta sa to amend it o huwag muna, it's not the right time? Palagay ko, mas maraming sumusuporta. Yes, hindi ko lang alam kung na-reach na yung threshold na 18 o kulang pa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento, at yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.